alam nating lahat na isa sa pinakamasayang pakiramdam ay yung makasama mo sa habang buhay ang taong minamahal mo. Dahil sa tinagal-tagal nyo nang magkasama, alam nyo na sa isa't isa na wala nang makakagiba sa inyong pagmamahalan. Ngunit paano mo nga ba masisigurado na yung taong karelasyon mo ngayon ay isa lang ang iniibig? Madaling sabihin ang katagang mahal kita. Pero ang tanong, ikaw lang ba talaga ang kanyang minamahal? Ako nga pala si Ryza. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking mapait na karanasan sa pag-ibig, na kung saan buong puso kong minahal ang kaisa-isang lalaking nagpatibok sa puso ko. Pero sa kabila ng lahat nito, ay nakuha pa rin niya akong lokohin. Kaya naman inyong malalaman dito kung gaano ako ka-faithful sa aming relasyon, hanggang sa ako ay nasaktan. Sa panahon ngayon, talamak na talaga ang mga manlulokong tao, mapababae man ito o lalaki. Siguro nga ay konting-konti na lang yung mga natitirang loyal dito sa mundo. Kaya naman maswerte ka kung sila ang iyong matatagpuan. Kaya naman ako, SSB, o Single Since Birth. Marami ang sumubok na manligaw sa akin, pero wala akong in-entertain ni isa. Dahil alam ko na pare-parehas lang ako nitong lolokohin. Hanggang sa hindi ko inaasahan. Sis, nakita mo ba yung transferring ngayon? Kakilala ko yon. Tara, pakilala kita. Agad na aya sa akin ng tropa kong si Jamie. Matapos niyang malaman na nag-transfer sa school namin ang kakilala niyang lalaki. Pass muna ako dyan, sis. Ayokong makipagkilala sa bago ngayon. Tugon ko sa kanyang sinabi. Sis, sayang to. Loyal pa naman, tsaka gwapo pa. Pamimilit pa nito sa akin. Kaya naman agad ko itong sinagot ng ayoko nga, ang kulit mo. At agad na naglakad papalabas ng classroom. Pero bago ako makalabas ay bigla kong nabangga ang lalaking papasok sana sa aming klase. Oops, sorry, nasaktan ka ba? Biglang tanong ng lalaking ito sa akin. Yes, I'm fine, thank you. Sagot ko dito bago tumingin sa kanyang mukha. Na siyang kinatulala ko dahil sa unang kita ko pa lang dito ay tila ba nabighani na agad ako sa kanyang kagwapuhan. Adrian, ikaw pala yan? Tuwang-tuwang sigaw ni Jamie sa lalaking ito. Oh, hi Jamie. Long time no see ah. Pagbati naman ng lalaking ito na tinawag niyang Adrian. By the way, Adrian, meet my friend Ryza. Ryza, siya si Adrian, yung transferee na tinutukoy ko. Wika nito sa aming dalawa na siyang kinagulat ko. Dahil ito pala ang lalaking loyal at gwapo na tinutukoy niya sa akin kani-kanina lang. Hi Ryza, nice to meet you. Pagbati nito bago akong itong inintian na siyang nagpamula sa aking mukha. Nice to meet you too. Hiyang-hiya ko namang tugon dito bago tuluyang pumalik sa aking upuan. Love at first sight. Pulong ko sa aking sarili. Ilang sandali pa ay pumalik na rin sa kanyang upuan si Jamie. Hoy sis, ba't umalis ka? Pagtatanong nito sa akin. Nahihiya ako sis eh. Hindi mo naman kasi sinabi na ganun pala kagwapo yung kakilala mo na yon. Pabulong ko ang tugon dito. Sabi sa'yo eh, ayaw mo kasing maniwala sa akin. Paninisip pa nito sa akin. Na love at first sight ka na ba? Nangaasar na tanong pa nito sa akin.
Yun na nga sis eh. Parang ganun na nga. Tulungan mo akong makilala ko pa siya ha. Paghingi ko ng tulong sa kanya. Kaagad naman ako nitong tinawanan at sinabing, "Sure, ako bahala. Leave it to me." Sabay tawa nito. Kinabukasan nga ay Sabado. Wala kaming pasok, kaya inaya ako ni Jamie na maglibot sa isang mall. Agad naman akong pumayag dito. Dahil syempre, pag-usapang gala, always present ako. Ngunit hindi ko alam na may ibang balak pala ang babaeng ito. Pagpasok namin sa mall ay mabilis itong nag-aya sa isang milk tea shop dahil nauuhaw na daw siya. Kaya naman sinamahan ko ito. "Aray! Wait lang sis ha, ang sakit kasi ng puson ko. Punta lang ako ng CR." Bigla ang sabi nito habang kami ay nakapila sa counter. "Anyari sa'yo? Samahan na kita sis." Nag-aalala kong tanong dito. "Hindi na. Maupo ka muna dyan sis. Mabilis lang ako, promise." Pagpaalam nito bago mabilis na tumakbo papalayo. Ilang minuto lang ang lumipas ay napansin kong may lumapit na lalaki sa aking kinauupuan. "Hey, Riza?" Nagtatakang tanong nito. "Yes, why?" Sagot ko dito habang busy na nakatitig sa aking phone. "Where's Jamie?" Pagtanong nito sa akin. Kaya naman agad kong inalam kung sino ang taong ito. At pagtingin na pagtingin ko ay laking gulat ko na ang lalaki palang ito ay walang iba kundi si Adrian. "Adrian? Ikaw pala yan. Ah, nagpunta si Jamie sa CR eh. Upo ka muna." Nahihiya kong sabi dito. Umiti naman ito at sinabing, "Sure, thank you." At dito ko na nga siya simulang makilala. Tumagal nga ng halos 30 minutes ang aming pag-uusap bago dumating si Jamie. "Sorry, medyo natagalan ako." Natatawa pang sabi nito sa aming dalawa. "Mukhang may pinag-uusapan kayo ah." Pangaasar pa nito. "Ah yes, kinikilala lang namin ang isa't isa." Pagsagot ni Adrian sa kanya. "Anyway, ano order nyo? Ako na lang pipila?" Pagtanong ni Adrian sa aming dalawa. Kaya naman sinabi namin dito at inabot ang perang pambayad. Nang makalayo na ang lalaking yun, ay agad akong siniko ni Jamie at sinabing, "Ayos pa?" "Ayos, the best ka talaga." Natatawa kong bulong dito. At pagkatapos noon ay tinitigan na si Adrian habang ito ay nakapila. "Ang gwapo talaga." Bulong ko sa aking sarili habang nakatitig sa lalaking nagpapatibok ng aking puso. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Mas lalo na nga akong nagkaroon ng interes kay Adrian. Sa katunayan nga ay unti-unti na akong nagbibigay ng motibo sa kanya. At nang malaman niya na may gusto ko sa kanya, ay kanya na rin pinagtapat ang nararamdaman niya para sa akin. "Pwede ba kitang ligawan?" Pagtanong nito sa akin. Kaya naman walang pag-aalinlangan na pumayag ako na ligawan ako nito. Kaagad ko rin itong sinagot at formal nang naging magjowa. Pero hindi ko inaasahan na agad din kaming paglalayuin ng panahon. Dahil makalipas ang 3 buwan, matapos ko itong maging jowa ay biglaan siyang nagpaalam sa akin na uuwi sa lugar kung saan siya talaga nakatira. Dahil sa ito daw ay may kailangang asikasuhin doon. Ayaw ko man sana, ngunit wala akong magagawa. Kaya naman sa huli naming pagkikita,
agad siyang nangako at sinabi sa akin na hindi daw magiging hadlang sa aming pagmamahalan ang layo ng lugar at siya ay babalik kapag naayos na niya ang lahat. Kaya naman pinanghawakan ko ang kanyang mga pangako. Mga pangako na napako lamang. Sa una, naging maayos pa rin naman ang aming samahan. Kahit kami ay magkalayo. Sa katunayan nga ay halos maghapon kami kung magtawagan. Pero habang tumatagal, unti-unti ring nagkakaroon ng konting problema ang aming relasyon. Dumadalas na ang mga pag-aaway at minsan pa nga ay pinagdududahan pa ako nito na baka ako daw ay may ibang lalaki na. Ang dating sweet at maalalahanin na si Adrian ay biglang naglaho. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang mga bagay na to. Dahil sa isip-isip ko ay normal lang ang mga ganitong bagay sa magkasintahan. Masyado na nga yata akong marupok. Dahil isang sorry lang niya ay kaagad ko itong pinapatawan. Nagdaan pa ang maraming buwan ay nanatili pa rin kaming magkarelasyon. Ilang araw na nga lang ay anniversary na namin. Kaya naman, agad kong pinaghandaan ang pagpunta sa kanilang lugar para sorpresahin nito. Kaya nang dumating na ang araw ng anniversary namin, ay sorpresa akong pumunta sa kanilang lugar. Na sana pala ay hindi ko na lang ginawa. Nang tumapat ako sa kanilang bahay, ay agad akong napangiti. Dahil nasilayan ko na ulit muli ang aking minamahal na si Adrian sa loob ng mahabang panahon. Pero agad naman itong napalitan ng sakit at lungkot. Matapos kong makita na may kasama itong babae, habang nakapalupot ang kanyang kamay sa bewang ng babae. Humalik pa nga ito sa kanyang labi, dahilan para madurog ang puso ko. Hindi ko inaasahan na ang lalaki palang minahal ko ng buong puso ay may iba pa palang iniibig. Kaya naman nang hindi ko na makaya, ay mabilis akong tumakbo papalayo, habang patuloy ang pagtulo ng aking mga luha. Dahil sa pangyayaring ito, agad kong napatunayan ang katotohanan. Katotohanan na talamak na talamak na talaga ang manluloko sa mundong ito. Hindi ko inaasahan na makukuha pa rin akong lokohin ng lalaking minahal ko ng buong puso. Sadyang mahirap talagang kumapit sa isang relasyon. Dahil hindi mo mamamalayan na baka bukas o sa mga susunod na araw ay may iba ng kasintahan ang taong iniibig mo. Maaring masabi niya ang katagang mahal kita. Pero hindi ka sigurado kung ikaw lang ba ang minamahal nito. Kaya ang tanging mapapayo ko sa mga taong nasa relasyon at nais pumasok sa isang relasyon ay huwag mong ilaan ang buo mong buhay sa iyong karelasyon. Dahil sa huli, ikaw lang din ang masasaktan. At matuto kang maglaan ng oras para sa iyong sarili. Dahil palagi niyong tatandaan, lahat ng sobra ay makakasama sa iyong sarili. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Riza.